anak, may pick upin na akong ano, order. Ayan mga kadanlak, nakabisiklita pa ako ngayon, papunta pa ako sa Retiro, Quezon City. At may pick upin pa ako dun sa napakaganda at napakasiksi na Chicken Joy. Ito yung simbahan ng Lourdes, Quezon City. Ay, masarap tulungan mga kadanlak ko. Tutulungan kayo sila mga kadanlak pag natapos na to eh, no? Ayan yung simbahan ng Manila, oh. Quezon City pala. Sige lang mga kadalaka, dito na muna ako. Ako nga pala si Boy Dalalang Official, isa pong boy at katiwala. At saludo po ako sa lahat ng mga frontliners, isa po kayong bayani. Dahil sa inyo, talagang gusto namin lumaban sa buhay. Okay? Laman kayo ng aming dasal sa araw-araw. Kayong mga frontliners ang nagsilbing hero, nagsilbing superman, o kahit anong hero man na napapanood natin sa mga sinihan. Okay, tinalo nyo pa sila. Tinapos na napapanood namin sa sinihan na may makapangyarihan. Okay, kayo yung hero na nakaapak lang sa lupa. Pero ang dami yung pinagaling na tao na mga tinamaan ng carbonara. Sa mga frontliners, isa po kayong bayani. Saludo po ako sa inyo. Bilang ako, bilang boy, bilang katiwala, talagang... lubos ako nagpapasalamat sa inyo dahil sinakripisyo niyo yung buhay niyo, tinaya niyo yung buhay niyo, tinaya niyo yung buong araw, taon, buwan na nandiyan kayo. Iniisin yung malayo sa pamilya para lang makapagpagaling ng ibang tao. Ang dami niyong mga Pilipino, mga ibang lahi, sa ibang bayan o kahit anuman. Kayo mga frontliners, mga doctors, kapulisan, sa lahat ng mga frontliners. Sa talagang saludo ako sa inyo. Nandun yung dedication nyo na makatulong sa tao. Ang dami nyong sinagip ng mga kababayan na yung buhay halos nandun na sa bingit ng kamatayan dahil nga sa carbonara na pinagdaanan natin ngayon. Sa mga frontliners, talagang pinatunayan nyo na kahit tayong Pilipino, kapus man sa height, pero malaki ang ating puso. Pinatunayan natin yan sa buong mundo. Na walang imposible sa buhay, lumaban ka, magdasal ka sa Panginoong Diyos. Sa mga frontliners, talagang isa kayong bayani. Dapat kayong pasalamatan, dapat kayong palakpakan, at dapat yung isama namin sa aming dasal dahil kayo ang nagsilbing hero ng ating bansa. So, sa mga tao dyan, mayaman man o mahirap, huwag nating kalimutan ang mga frontliners. Huwag natin silang kaligtaan. Huwag natin silang panandirian. Huwag natin silang pandirian. Huwag natin silang pandirian. Okay? Huwag natin i-discriminate yung mga taong ganyan. Dahil pag wala sila, paano na lang tayong may sakit? Paano na lang yung mga taong may makaramdaman sa katawan? Ang mga doctors, nurse, lahat, frontliners, kayo yung nagsilbing bayani. Kayo yung nagsilbing tagagamot sa amin.
Dinayain yung buhay nyo para dyan. May iba tinatamaan pero pilit pa rin lumalaban para makatulong lang sa kapwa Pilipino. Talagang saludo ako sa inyo. Talagang yung trabaho nyo, pinaniligan nyo talaga. Kahit na hindi na kayo makauwi, kung makauwi man kayo sa inyo, hindi nyo mayakap yung pamilya nyo, hindi nyo mahalikan yung anak nyo. Alam nyo ba kung gaano kahirap yung makadanlak? Ang ating mga frontliners, mga bayani yan. Umaga, tanghali, hapon, gabi, buong araw nasa ospital, buong araw nasa kalsada yung iba. Kaya dapat pumadaan na natin, bigyan natin sila ng kaunting kasiyahan, mga pagkain, snacks. Bigyan natin sila, huwag natin silang kalimutan. Nang dahil sa kanya, nang dahil sa kanila, sip tayong lahat. Hindi naman natin mapigilan itong pinagdaanan natin ngayon. Talagang napakatindi. No? So, ano na lang, sumunod na lang tayo sa kung ano man sinasabi sa atin ng ating gobyerno. Huwag na tayong sumaway pa. Okay, huwag nating pilitin yung bagay na alam natin hindi pa pwede. Darating din tayo sa point na yun, huwag matigas ang ulo, sumunod na lang. Kung lagi ninyong nakikita sa TV, napapakinggan sa radyo yung mga balita, kung ilan na ang mga taong nabuwis buhay, kung ilan ang tao ang nawawala, ilang buhay na ang kinain ni Carbonara, ilang buhay na ang kinuha niya, so gusto nyo ba na managdagan pa? Tama na, masakit na. Kahit hindi natin kamag-anak, hindi natin kakilala, pag naramdaman natin na kapwa nating Pilipino ang nawawala dahil sa Carbonara na to, talaga masakit isipin. Kasi isang iglap lang, pwedeng mawala o pwedeng kunin yung buhay mo. So hahayaan mo ba? So hahayaan pa ba? Nadadami pa ito. Kung gusto mo na makabalik sa trabaho, kung gusto natin makabalik sa normal na buhay, sumunod tayo sa ating gobyerno. Huwag matigas ang ating ulo. Sundin lahat ang mga sinasabi. At saluduhan ang mga frontliners. Sundin lahat. Kung may makita tayong mga frontliners, palakpakan natin. Okay, bigyan natin sila ng masilibo. Bigyan natin sila ng magandang palakpak na may kasamang pagmamahal. Dahil yung mga yan ang nagsilbing bayani sa ating bayan. Sila yung tumutulong gumagamot. Halos buhay nila nasa hospital na. Halos hindi na sila makauwi sa kanilang pamilya. Through Messenger, through Facebook na lang sila mag-uusap. Kahit malapit na yung bahay nila, makauwi man, nasa labas lang. Irhag lang ang kaya nilang ibigay. Kasi na, bawal yakapin yung mga anak, bawal yakapin yung mahal sa buhay. Lalo na kung isa kang frontliners, dahil iniiwasan nating magkahawaan. So sa mga tao na matitigas ang ulo dyan, huwag na nating ipilip. Okay, matapos dito, kunting tiis lang. Okay, tiisin lang natin itong paghihirap na to. Alam ko, mawawala rin naman ito. Pagkatapos yun lang, mag-normal tayo, magtiwala lang tayo sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yan siya lang tanging mayalak sa ating pinagdaanan ngayon, sa buong bansa, sa ating bayan. Saludo lang tayo sa Panginoon Diyos. Alam naman natin kung ano yung kakayahan niya, di ba? Huwag na tayong matigas ang ulo. Mag-antay tayo. At sa mga tao naman, kung ano yung binibigay sa inyo ng mga barangay, kung saan man galing yan, tanggapin na yan ng buong buo. Huwag na tayong magreklamo. Pasalamat na tayo na bigyan tayo eh. Tanggapin natin, akapin na natin yung buhay natin na ito na talaga, pinagdaanan na natin to. Okay? Hindi na natin to pwedeng kalimutan pa, hindi na natin to pwedeng baliwalain dahil talagang lumaganap to. Para saan ba naman ito matatapos rin ito? Ipagdasal na lang natin na sana in a way matapos na to at wala nang matamaan, wala nang mahawaan pa, wala nang masayang na buhay. Okay, sa mga frontliners, yan, lahat ng may sakit, gumaling na. Kasi marami ngayon, alam ko, yung mga pinagdaanan ngayon, marami ngayon na nasa bingit ng kamatayan na pinapagaling na ating mga frontliners. Yun na lang ipagdasal natin, okay? Huwag na tayong gumaganito ganyan pa, okay? Huwag na tayong lumabas pa. Kung lalabas man, yung siguraduhin yung may, ano, may bibilhin ka. Kung lalabas ka na may bibilhin ka, siguraduhin mo na yung binibili mo, eh, maramihan na, hindi yung pa isa-isa. Kasi labas ka ng labas, napusuwi ka sa pamilya mo, eh, paano kung mahawaan ka dyan? You know? Sana naman, eh, hindi. O di, sama-sama yung pamilya mo, o di, magkahawaan na, dadami pa na nadadami. Huwag na tayo sasaway pa. Kaya sa mga frontliners, saludo ako sa inyo. Isa lang akong buhay, pero talagang palakpakan ko kayo. Isa kayong bayani. Isa kayong talagang bayani sa ating bayan. Talagang pinagmalaki ko na isa akong Pinoy, isa akong Pilipino. Talagang malaki ang puso natin. Yun, sa mga frontliners, isa kayong bayani, saludo ako sa inyo. New hero, frontliners. Small YouTubers, God bless.